Handang maglikas ang mga otoridad sa ilang bahagi ng Northern Luzon bago pa tumama ang bagyong Mawar. Babala po ng pag-asa, posible pa itong maging super typhoon habang papunta sa Pilipinas mula sa Guam. At nakatutok si Dano Tingkungko. Palapit pa lang sa Guam pero ganito na kalakas ang paramdam ng bagyong Mawar na inaasahang lalapit din sa Pilipinas. Halos patumbahin ito ang maraming puno roon. May tuluyan pang ang nabunot mula sa lupa. Kakambal ng hangin ang lakas ng ulan at dinig ang pananalasa hanggang sa loob ng mga establisimiento. Ngayong Miyerkules, ang inaasahang direktang pagtama sa nasabing US territory ng bagyo na inaasahang magiging pinakamalakas na sa isla makalipas ang isang dekada. Dahil pang Category 4 ang dala nitong hangin at posible pang magdulot ng matinding pagbaha, idineklara na ni US President Joe Biden ang State of Emergency sa Guam. Naghahanda na rin ang Pilipinas para sa bagyo. Kahit na downgrade na ito bilang typhoon mula sa pagiging super typhoon, posible raw lumakas ito habang tumatawid ng Dagat Pasipiko bago ang inaasahang pagpasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. In the next 12 hours. Pero hindi natin nirurule out na posible pang muli itong lumakas bilang isang super typhoon. Bakit? Malawak pa po yung karagatang tatahakin ito. Posibleng yung mainit na sea surface temperature ay makadagdag pa sa enerhiya. Bagamat mababa ang posibilidad na landfall base sa kasalukuyang forecast track, posibleng maapektuhan pa rin ang ating kalupaan. Bagamat malayo yung sentro, ito pong nakikita natin, yung estimate movement ng sentro ng bagyo. No? Pero kung i-consider natin yung lawak nito, umabot na lang 300 km plus na radius at pwede pang maging mas malawak, possibly by Sunday or Monday, may mga ilang area sa Northern Luzon ang pwedeng direktang maapekto nito. Kabilang dyan, ang pinakahilaga ng Luzon Island at Batanes. Inaasahang mararamdaman ang epekto ng bagyo mula Linggo o Lunes. Monitoring po tayo. Magiging 6 hours ang updating natin once pumasok ng PAR. At kung malapit na sa or at least 100 kilometers ng layo sa landmass, magiging 3 hours na po updating natin. Para makapag-adjust po both the national and local government, kung magpapatuloy yung bagyo as forecast, hopefully yung outermost periphery lang, then we're looking at possibly moderate to rough sea condition. Pero malabo raw sa ngayon ang storm surge. Ang posible ay ang pagpapalakas ng bagyo sa hanging habagat na pwede naman magpaulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Naglabas pa ng General Flood Advisory ang PAGASA sa Mimaropa, Zamboanga Region, Davao Region, Caraga at Barm. Ayon sa Office of Civil Defense, inihahanda na ang posibleng preemptive evacuation ng mga residente ng mga coastal towns sa mga lalawigan ng Batanes at Cagayan. May mga nakahanda na ring relief goods sa Cagayan Valley at Central Luzon. Inihahanda na rin ang abiso sa mga seagoing vessels at mangingisda na huwag maglayag dahil delikadong pumalaot. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.